Nandito na kami sa hotel room namin, sa Airbnb pala namin. So, look at the view. Ganda ng view namin. So, dyan sa baba, tumakbo lang ako sandali kasi no isang araw kumain kami dyan, hindi ko nakain to. So, this is called Jajangmyeon. Hindi ko alam kung masarap to, actually. Pero napapanood ko kasi to sa mga Korean drama na kinakain nila. So, lagi ako nakukurus. Ano kaya yung lasa ng Jajangmyeon? So, tikman natin siya. Sana masarap kasi kung hindi, ang dami nito. Hindi ko alam kung paano ko siya mauubusin. Hindi ko siya mauubos definitely. So, ito luto namin dito sa bahay. Bumili na kami sa grocery. We have beef bulgogi. Again, beef bulgogi. Tapos bumibili lang kami ng rice sa 7-Eleven or dyan sa GS25. Mina-microwave na lang namin. Kasi walang rice cooker pag nasa bahay kami. And ito, libreng kimchi kasama ng jajangmyeon. So, try natin. Sarili nilang gawa yung noodles nila. So, handmade yung noodles. Kaya, nung kumain kami ng soup nito, masarap. Hindi sagi kaagad yung noodles. And bouncy. Akala ko hindi ko siya magugustuhan. Kasi yung natikman ko na instant na ganito, matamis. Ito hindi siya matamis. Hindi ko ma-describe yung lasa kasi wala na ito sa atin sa Pilipinas. Pero, it's savory kasi yung pinagpakuluan niya ng noodles, nung nilulublob niya kanina, nakita ko, parang broth. So, flavorful na yung noodles. It's a little bit savory, medyo maalat-alat ng konti, pero may konting-konting tamis, hint of sweetness also. Tapos hindi ko alam kung ano yung mga sahog. Parang wala naman yatang meat. So, onion. I think maraming onion. Tapos may konting pork. Ito, toto. So, may konti siyang pork. Yun lang. So, ito, binili ko siya ng 3,000 won. So, less than $150. Siguro mga 130 to 140 pesos. Sarap. Okay na ito sa akin. Surprisingly good. I didn't expect that I will like it, but I like it. Masarap.